Pwede bang makinom? Oo. Sige, sige. Dito ba nakatira si Sergeant de Masupil? Oo. Kapatid ko yun. Ako si Claudia. Kapatid ka ba niya? Hindi! Boyfriend niya ako. Hoy! Ang kapal na mukha mo! Mahiya ka nga sa balat mo. Halika, tuloy ka sa bahay. Teka lang, teka lang! Ikaw na lang magbuhat niyan. Ako na lang. Kaya-kaya ko to. Oh, magkape ka muna, Dante. Mukhang napagod ka sa biyahe eh. Salamat, Haling Nena. Marami ng labanan ang pinagsamahan namin ni Jojo. Parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Nabigla nga ako nang malaman ko na patay na siya. Madalas kang banggitin sa amin ni Jojo eh. Minsan nasabi niya na baka nga raw mapasyal ka rito. Sayang wala na siya. Disin sana eh, naging masayang pagdating mo dito. Tulad ng pagdating niya noon. Parang isang bayani ang naging pagsalubong sa kanya ng mga tao rito. Huwag ka nang bumalik sa pagkasundalo. Kailangan kita rito, Jojo. Tulad ba ng dati nating samahan? Bago ka pumasok sa serbisyo. Alam mo, Jojo, parang napapansin namin na gusto mo nang umalas sa samahan natin, ha? Hindi naman sa ganon, pare. Kilala niyo ako makisama. Subok niyo na ako. Nung minsan nga, inilabang ko na kayo ng patayan. Alam ko. Kaya nga kinukuha kita. Para makaganti naman ako sa'yo ng utang na loob. Hindi naging masaya si Jojo sa pagsasama nila ni Eric. Natuklasan niya na ang kanyang pagiging sundalo ay ginagamit lamang ni Eric para sa kanilang mga illegal na negosyo sa bayang ito. Minsan, nakita kong malungkot si Jojo. Jojo, anak, may problema ba kayo ni Eric? Wala naman ho, inay. Ano ito? Pag may nangyari ho sa akin, pag dumating yung kabady ko, si Dante, yung nasa litrato ho, pakibigay na lang ho yan sa kanya. Alam niya na ho ibig sabihin yan. Pupunta lang ako sa kampo. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo, inay. At ang aking mga kapatid. Hindi na siya umuwi ng araw na yun. Hindi na rin siya nakarating ng kampo. Ayon sa aming pagtatanong. Pagkaraan ng ilang araw, saka lamang nakita ang naaagnas niyang bangkay na maraming tama ng bala. At may balita na tinambangan daw ng mga rebelde. Pero hindi kami naniniwala. Inilibing na lamang namin siya sa lugar na kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Siya nga pala. Laban na mapupuntahan pa, Jojo. Ano man ang pinaglalaban mo sa lugar na ito, ay pagpapatuloy at tatapusin ko. Sugto lang matanggalan ako ng doktan. Ay pa rin si Cynthia Muñoz? Akala ko ba pinasabog ng kotse niyan?
Alex Almendras. Hello? Ano ka mo sabi mo? Namatch ang image si Muñoz sa ikalawang Cynthia sa monitor at pinalabas. Magkaiba silang tao, ganun ba? Yes, sir. Pero huwag kayong magilala. Nasa akin mo yung tape. Hindi ko pinayagan na madala nila. Good, good, good. Sunugin mo ng tape na yan. At, teka. Sorry. Huwag mo munang galawin yan. Pupunta ako riyan. Baka meron pa akong kailang makita. Alam mo, Gaspar, dahil sa ginawa mong yan, bibigyan kita ng gantipala. Maraming salamat ho, sir. Sige ho. Sige. O, Gaspar. Ah, sir. Good afternoon ho, sir. Ito ba? Opo. Sige. Salang mo. Right away, sir. Sir, maupo ho muna kayo. Thank you. Anong kalokohan to? Ha? Ano ba sa'yo, sir? Sir, hindi na maulit. Anong hindi na maulit? Ibaril! Sir! Anong hindi ka na maulit? Sir! Oh. Sige. Inis mo na yan. Dapat ay napatay mo na si Jordan Lee at si Cynthia Muñoz. Palpak ba yung nabili mong bomba? Walang bombang perpekto, Mr. Secretary. Hindi palpak yung ginamit ko. Napulbos ang sasakyan ni Cynthia Muñoz, kaya lang, sumabog ang bomba ng mas maaga sa kailangan. Wala akong kasalanan. Okay. Hindi kita sinisisi. Gawin mo na ang dapat mong gawin para may dispatsa si Panabla at si Cynthia. Pero bukod sa'yo, kukuha pa ako ng ibang alas para ipangtapat sa kanila. Maganda yan, Mr. Beltran. Magandang dahilan yon para mag-resign ako sa inyong grupo. Pwede ko rin sabihin wala kayong tiwala sa akin. Nobody leaves my circle! Hindi ako nawala ng tiwala sa'yo. Gusto ko lang palakasin ang grupo natin. At siguro alam mo na mangyayari sa'yo kapag umalis ka sa grupo. Sige, dali niyan. Asan si Marisa? Makipagtulungan ka na, Arman. Kapag nagbatigas ka, lalo ka lamang masasaktan. Sa panahon ngayon, kinakailangan ay mayroong kang alam na ibang pagkakakitaan para mabuhay ka ng masagana. Sumasabay lamang ako sa ibang mga kasamahan nating pulis. Eh, yung iba nga dyan, mas mataas pa sa akin ang ranggo. Arman, hindi na uso ngayon ang tapat sa tungkulin. Ang importante ay kumikita ka ng maraming pera habang ikaw ay nasa tungkulin para kapag nagretiro ka na, ay milyonaryo ka. Huwag mo nang pagtsagaan ang kapiranggot na pensyon at tinatanggap ng isang pulis. Kaya mabuti pa, makisama ka na lang.
Ha? Sa mata ng tao, ang sumisira sa pangalan ng pulisya, kaming mabababan rangko. Pero ang hindi nila alam, kayong mga tinatawag na opisyal, siyang anay sa hanay ng mga pulis. Marami kang nasasagasaan, Arman. Inuulit ko, makipagtulungan ka na lang. Bakit? Pag nagtuturo ba ako, bubuhayin niyo pa ba ako? Ha? Pero sinusuguro ko sa'yo, hindi ka masyado mahihirapan. Ay! Bakit mo pinatay? Eh kung ako patay niyan. Paano natin ngayong malalaman kung saan nagtatago si Marisa? Huwag mo nang problemahin si Marisa. Ang taong takot na nagtatago, hindi na lumilitaw. Wala naman nakakaalam na nagbalik ang taong yan. Bahala ka na. Tapos mong bagay na yan.